Talaga, may nakabigti. Totoo ba? Ngayon. Hi, it's me, Sir Vince. Yung question ko last time, na-overlook mo yata. Sorry naman. Any tips sa pag-scout ng new house or apartment for rent? Sa katotoo po ba, nasabi kasi ng mga ante ko, pagdating ko sa US, sa October 25 flight ko, ayoy, congrats! Eh di daw po ako agad makakalipat agad kahit na may work na ako. Hey, what's up guys? It's Vince. Welcome back to my channel. So today, ipapakita ko sa inyo yung preparation namin for Halloween. So kung bago ka sa channel na to, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time meron tayong bagong upload. So ito muna ang mga tombstone yung unahin natin. Nabili namin to sa Home Depot lang to. Mura lang to. Parang gawa lang sa styro to. Kaso paano pag umulan? Anyway. Sabi, meron na daw tong kasamang sticks or steak ba tawag? Hindi steak na pagkain. Yung steak, ano. Sabi, pull sticks out of tombstone. So, sige, tingnan natin. Hello ulit guys, sorry, putol-putol yung vlog. Ang busy kasi, isasabit na natin. Gumawa ko ng DIY na tao. As usual, yung, ay, asan yung gloves? Lagyan ko pa pala ng gloves para may kamay. So, damit ko, tapos lagyan ko ng tape. Tinahi ko rin yan. Para kunwari may sapatos at para may kamay. Isabit natin siya. Tapos itong maskara na binili ko. Tapos nilagyan ko lang ng plastic sa loob para hindi mabigat. Kasi yan, kunwari naka-big T yan. Meron niyang lubid. Diba? Effort na effort. So, ayun. Okay, wait lang. Lagyan natin ng gloves. Hello, what's up guys? Andito ako ngayon sa labas kasi medyo malapit na matapos yung Halloween decor namin. Pero parang medyo natatakot ako. Parang gusto ko siyang palitan. Papakita ko sa inyo. Wait, ito. By the way, para sa mga bago lang na bisita sa channel na to, ako po si Vince. I'm a Filipino YouTuber dito sa US. So, yun nga. Gumagawa ako ng iba't ibang mga videos about my journey here. So, yung mga buhay Amerika at yung Filipino living the American dreams. So, kung ganun yung mga content na gusto mo, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may bago tayong upload. Ayan. Dami siya sabi. Hindi ako sa labas, nalalamok na ako. Dilim, diba? Ganito sa amin guys pag gabi. Well, ganito sa Amerika pag gabi. So, simulan natin ano yung mga pinaglalagay ko dito sa labas. So, ayan. Meron tayong tombstone dito sa isang side. Tapos, itong mga pathway lights. Natanggal lang. Ayusin ko lang ulit. Tinipan namin. Naglagay kami ng film. Red na film. Or yung plastic nga. Tapos, ito. Madilim eh. Papakita ko rin sa inyo yung daylight. Pero ngayon, siyempre, pakita ko pag gabi. Meron tayong pa-pumpkin. By the way, yung petunia. Yung mga purple na flowers, wala na yun kasi annual siya guys. So, ibig sabihin namamatay siya every year. So, kailangan siyang palitan. And then, ito, yun nga. So, bumili nga kami ng smart light na iba yung kulay niya kung anong gusto mo. And then, kaya medyo bluish yung spotlight kasi nilagyan din namin ng film yung pinaka spotlight. Tapos ito, parang medyo bothered ako dito sa nilagay ko. Talaga, may nakabigti. Totoo ba? Ngayon. So damit ko yan, hoodie ko yan, tsaka pantalon ko, tas sapatos. Hindi siya sapatos, yung parang rubber na ano, cover sa sapatos. Tas may gloves, ayan. Tas may lubid. Ang scary, diba? Tas yung mga dumadaan, tumitigil talaga, in fairness. Ganon. So sa Pilipinas guys, palagi ako nananalo ng mga Halloween ganap kasi mahilig ako magagawa ng mga ganito eh. Pero ako yung numero unong takot din. Ang tatakot nga ako eh. Tas itong isang gagamba. Laki diba? Nilagay ko dyan para sa mga dumadaan. Ganyan. For entertainment purposes. Para sa totoo eh. No? Yung gagamba. Pula talaga yung mata mo bro. Ayan. So may gagamba dyan. And then. Andito ang pa skeletal system. At meron na namang tombstone. Ang ganda ng effect pag may ilaw. Ang daming ilaw eh. No? Ito may isa pang tombstone. Eh? May isa pang tombstone dito. Tapos ito, walang ilaw kasi wala na kaming ilaw. And then yung isang gagamba, dito ko muna sinabit kasi gabi na. Baka may tunay na gagamba dito guys, hindi ko alam. And then ito pang isang ginawa ko kanina, or kagabi. Ayan. Ito.
So maskara lang yan siya. Maskara, tapos inestafan ko ng mga plastic sa loob. Tapos ito, ano yan, yung parang gauze na fabric. Tapos ito ay, and then ito yung garbage plastic. Diba? Very ano, DIY. And then ito, naka-sale na Amwig. Kaya, diba, parang pati ako natatakot. And then, of course, itong bida ang saya. Wow. So, meron din kaming strobe lights. Ganyan. Ito pala yung mga pumpkin. So, ayan. Naka-off muna kasi mayat maya eh, napaka-sensitive. Pag may dumadaan talaga, ang ingay niya, pati ako natatakot eh. Pinabay ko muna kapag medyo daylight lang. Ayan. So, ba diba? Amazing. Meron pa mga spider web sa loob. Bukas na yun. Kakapagod. Ilang araw ko nang ginagawa ito. So, ayan. Yung mga ganap. Medyo parang ang dark niya ito masado eh, no? When I say dark, yung parang ang brutal talaga. Ewan ko ba? Pag-iisipan ko kung tatanggalin ko. Parang tatakot ako eh. Ayan. So, ayan ang aming mga ganap. Simple lang. Hindi naman masyado pinaghandaan. What's going on guys? It's Vince. Welcome back to my channel. So today, sasagot tayo ng dalawa sa nag-comment sa last video. Hi, it's me, Sir Vince. Yung question ko last time, na-overlook mo yata. Sorry naman. Any tips sa pag-scout ng new house or apartment for rent? Sa katotoo po ba, nasabi kasi ng mga ante ko, pagdating ko sa US, sa October 25 flight ko, ayoy, congrats! Eh di daw po ako agad makakalipat agad kahit na may work na ako. Kasi need ko pa ng credit score and everything. How to build credit score po. Thank you in advance. So, meron akong 3 tips para sa pag-scout ng new house or apartment for rent. First is yung location. If nag-aaral ka or nagtatrabaho ka, importante talaga yung location kasi dito naman sa Amerika, gaya ng palagi kong sinasabi, uso dito yung mga long drive. Pag sinabi ng mga tao na malapit lang yan, minsan ang layo para sa ating mga Pilipino. Anyway, bilang sobrang fast pace ng buhay dito, mas okay talaga yung location kasi palaging walang time yung mga tao dito. Kaya okay talaga kapag maganda yung location ng bahay mo sa work or sa school. Eh kasi di ba stress ka na nga sa trabaho o sa school tapos ang layo pa ng bahay mo. Nagsalita eh no, kami malayo kami sa city pero for the record guys, wala na kami sa city, nasa suburbs na kami. Pero ang location namin is maganda. Ah, maganda yung rating ng mga schools dito and mababa yung crime rate dito sa amin. At yun, basta maganda yung location namin. So kayo, kapag maghanap kayo ng apartment or bibili na kayo ng bahay, i-consider nyo talaga yung location. Kasi makakatipid din kayo sa gas. Tip number 2 is the price. Siyempre, kapag naghahanap ka ng apartment or ng bahay, i-consider mo din yung price kasi baka naman sobrang mahal niyan. Hindi na kayo nakapag-enjoy, 'di ba? Nang pinaghihirapan niyo, hindi kayo nakapag-save. Hindi niyo na-enjoy yung pera niyo. Hindi niyo na ma-afford nga 'yun nga din 'yun, hindi niyo na ma-afford yung mga gusto niyo. So, i-consider mo rin yung price. Palagi ko sinasabi, don't spend beyond your means. Palagi ko talaga sinasabi 'yun. Napaka-importante din ng price. Self-explanatory na rin 'yun. Third and last tip is yung design or yung aesthetics. Siyempre, kapag maghanap ka ng apartment or ng bahay, i-consider mo din yung itsura. Kasi, ang sarap umuwi sa bahay na maganda at masarap umuwi sa bahay na yung gusto mo yung design, di ba? Hindi naman yung lipat ka lang na lipat, hindi mo naman yung bit yung bahay, di ba? So, yun nga, para ma-motivate ka din to keep going na, kunyari, itong sa amin, gustong-gusto ko talaga siya, gustong-gusto talaga namin. Kaya, yun, talagang namomotivate kami. Kaya minsan kapag tamad na kami, inaano namin, ay nakakatamad naman, ewan na. O ano, ayaw mo na, paano yung mortgage, ano, palalayasin na dito sa bahay. Diba parang so, kaya kailangan always ka motivated. Meron kang goal, meron kang something na nilulook forward, kaya yan. So meron pa kami mga gustong i-achieve dito sa bahay, meron pa kami kailangan mabilin para, yun nga, mapaganda pa tong bahay na to. So, yun. Kaya importante din yung design and yung aesthetics nga, 'di ba? Parang ano rin 'yan eh, yung work from home office mo or pag tayo nung bata pa tayo, 'di ba, nag-aaral tayo, kailangan maganda yung or at least okay yung yung lugar natin, meron tayong study table, 'di ba, ganyan kasi kailangan conducive for learning. Ganun din dito, guys. Kailangan always ka motivated para to keep going, 'di ba? So, importante rin talaga yung aesthetics tsaka yung design. Di daw po ako agad makakalipat agad kahit na may work na ako kasi need ko pa ng credit score and everything. Slightly true kasi
Naalala ko nung bago pa kami dito, naghahanap kami ng apartment. Meron mga landlord na magpo-pull sila ng credit report mo, ng credit score mo. E paano kung kalilipat mo lang, 'di ba? Kaka-migrate mo lang, wala ka pa talagang credit score. Pero marami din naman, surprisingly, marami din naman na papayag na wala pang credit score. So iingan ka lang ng yun, yung mga 1 month deposit, yung ganyan. Tapos normally dito 12 month yung lease. Ibig sabihin 12 month may kontrata ka sa kanila, kailangan mag-rent ka for 12 months ganyan. So huwag ka mag-alala kasi marami ding apartments na okay lang kahit walang credit report. Believe me. How to build a credit score po. Ito sobrang ano lang to. Parang medyo bird's eye view lang. Pero kung ano talaga yung ginawa ko, ito talaga yung ibibigay kong tip sa inyo. So nung bago kaming dating dito, syempre wala pa kaming credit, wala pa akong credit score nun. Eh dito sa Amerika, guys, kapag wala kang idea anong credit score. So yun yung, parang sa Pilipinas, di ba, kapag kumuha ng credit card, importante may credit history ka. Ganun din dito sa Amerika, medyo ano lang dito, streamlined at medyo talagang organized lang dito kapag yung credit score yung magde-determine kung afford mo ba yung isang bagay. Let's say, bibili ka ng kotse. So, si dealer, ipopul yung credit report mo, yung credit score mo. Kapag mataas yung credit score mo, mababa yung interest na ibibigay sa'yo. In short, maganda yung deal na ibibigay sa'yo. Kapag pangit yung credit score mo, either i-deny nila yung application mo for loan or mataas yung ibibigay na interest rate sa'yo. So kahit saan ka pumunta, kunyari, sige, let's say doon tayo sa mga mura-murang bagay, huwag muna yung kotse. Let's say gusto mo ng bagong iPhone, di ba? Eh wala kang pang cash. Gusto mo yung installment, tas wala ka namang credit card pa kasi bagong dating ka dito, di ba? So merong way sa Apple na parang ilo-loan mo rin yung ano. So magma-monthly ka sa kanila. Ipa-pull din nila yung credit score mo. So ganun din yun. Either ma-deny ka talaga kapag wala kang credit score or sobrang taas ng rate na ibibigay sa'yo. Ito tip, pagdating mo dito, mag-apply ka ng credit card, yung secured credit line. Yung sa amin, nag-open ako sa Bank of America, na-requiren ako ng $300. So meron kasi kaming savings account sa Bank of America. Tapos doon na rin kami nagtanong, pwede bang mag-apply ng credit card because we want to build our credit because we just moved here in the US, ganyan. So meron silang secured credit card. Yun nga, $300 yung na-require sa akin, and then binigyan nila ako ng regular credit card, tapos $300 lang yung ano, yung limit nun. Maliit lang pero just to build a credit. Yun, siguro ginamit ko siya mga 6 months lang, and then nag-apply na ako sa ibang mga credit card. Ngayon, ang dami ko ng credit card na naman. Pero yun, ang ganda na ng mga credit card ko ulit ngayon. Lahat ng credit card ko, yung iba may annual fee pero sobrang ganda. Like yung Chase Sapphire, tsaka yung American Express na Gold na Delta. Lahat yun nag-earn ng miles. Kaya naaalala nyo, nung pumunta kami ng Seattle sa Washington, libre yun guys. Wala kaming binayaran kasi miles lang ginamit namin dun. Dito sa Amerika, hindi na uso yung cash on hand. Talagang, as in sobrang, parang pala, wala ka palang yung walang cash, ano-ano lang. Parang di ba may GCash sa Pilipinas? Bago pa magka-GCash sa Pilipinas, dito sobrang cashless na palagi. Maski sa mga tindahan lang dyan. Wala na, ano na, talagang ano-ano lang, GCash, ano-ano lang, money transfer lang, ganun. Wala na, napapalayo na ako, pero yun. Going back to building your credit, mag-open ka ng secured credit line, yung sa akin, Bank of America. Lahat ng binanggit ko dito sa video na to, not sponsored. So, yung inaano ko lang is based on personal experience. So, nag-open ako ng secured credit line kay Bank of America. And then, gamitin mo siya for 6 months, ganyan. Grocery at kung ano ng mga gusto mong bilhin, di ba, bayaran mo naman on time just to build your credit. Tapos mag-apply ka na ng ibang credit card. Kunyari, gusto mo bumili ng furniture. Ang kagandahan dito, doon sa mga furniture shop, meron na silang in-offer na ano, na credit card kasama na yon. So imamantlihan mo na yung furniture na yon. Meron ka na ring account sa banko. Sobrang hassle-free talaga dito, promise. Hi, it's me. Maniwala ka sa akin. So, yun yung ways para makabuild ka ng credit. Or if you have a relative here, another tip is, pwede ka magpa-add sa kanya as an authorized user. Mababasa mo rin yun kapag ginugil mo, makiride ka, i-add ka niya as an authorized user. Kumbaga sa Pilipinas, parang ano yun yung additional na card, yung supplementary. Yun pala yun sa Pilipinas, yung supplementary. Dito, kapag ano ka, tawag, hindi supplementary card yung tawag dito. Dito, authorized user. Pag authorized user ka ng kunyari ng relative mo, inad ka sa card niya, padadalan ka rin ng credit card. So, just to build your credit. I hope it makes sense. Hi, it's me. Let me know kung mayroon ka pang tanong. Jassies, bro, we are planning to migrate to US once makapasa si Mrs. sa NCLEX and preferably in Chicago then. Uy, Chicago is home. Ask ko lang sana, ano ba yung typical na corporate attire dyan?
Well, it depends sa kung anong company ka naman nag-work. Sa amin before, sobrang corporate attire, talagang coat and tie. Pero ano na eh, iba na yung panahon ngayon eh. Talagang ano lang, smart casual. Naalala ko sa Pilipinas, or ako lang to, yung fashion sense ko lang to. Dati pag sinabi kasing smart casual sa Pilipinas, ang casual lang sa akin. Pero dito nung sabi smart casual daw, pagpunta ko sa office, bakit ganun? Parang mga pang-model yung mga outfit ng mga tao dito. So ganun na din. Kailangan makikisabay ka. Kumbaga, just blend in. Ganyan. Kung hindi ka maka-blend in, make sure mag-stand out ka. No? Ganun pala yun. Pero wag kang ano, wag yung alanganin kasi syempre nakakahiya. Be professional. Ganun. Nakasuit and tie ba? Ngayon, hindi na. Hindi na ganun sa amin. Pero sa Chicago, may mga nakakasulubong ako talaga. Sa mga, syempre pag naglalakad ako, may mga naka-coat and tie pa rin. So, I don't know. Depende talaga kung nasang company ka, bro. Also, tips na din sana sa apartment hunting kung magsisimula kami from scratch. So, yung tips na binigay ko kanina kay Hi, It's Me, yun na rin yun. So, yun nga, sabi mo magsisimula kayo from scratch. So, i-apply mo yung mga tips na binanggit ko. And one more thing, kapag apartment pala yung hinahanap nyo, punta kayo sa apartments.com, yun yung inano namin, dun kami naghahanap palagi. Simula nung lumipat kami dito sa Amerika, di ba nagpalipat-lipat kami ng apartment. Apartments.com, sobrang reliable kasi may filter doon kung ilang bedrooms yung gusto mo, ano yung price range na bed mo, tapos pwede mong yung location, gano'ng kalayo sa work mo. Sobrang reliable at user-friendly naman. Lastly, kumusta ang sitwasyon ng mga nurses dyan? Sitwasyon ng mga nurses dito, I think they're doing well. Unang-una, maganda talaga yung pay nila. Pangalawa, makikita mo talaga sa kanila na fulfilling yung job nila kasi syempre, guys, sa panahon ngayon pandemic, of course, sila talaga yung kumbaga mga heroes, di ba? So, again, sa lahat ng mga nurses, medical frontliners, at mga healthcare workers, thank you for your service, Nax. Isa na dyan si Commander. Ganyan, salamat sa pag-aalaga sa akin. Darn! Thanks in advance, you're welcome. So, yun muna today, guys. Sorry, sobrang iksi lang na itong vlog na to. Kasi medyo mahina ang powers natin, pero itatry ko pa rin sagutin sa mga susunod na vlogs yung mga magko-comment. Maraming salamat sa mga naglapag ng comment sa last video. At kung hindi ko man nasagot yung comment mo, sorry. Pero huwag kayo mag-alala, nabasa ko naman talaga yun at tatry kong sagutin sa comment section. Kung hindi ko nasasagot, pasensya. Pero again, nabasa ko yun with all my heart. Nuts! Kung bago ka sa channel na to at nanonood ka pa rin hanggang sa puntong ito, maraming salamat. Ibig sabihin, hindi mo ko iniwan gaya ng mga nang-iwan sa akin. Please support this channel, ma'am, sir. Please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka sa susunod na upload ko. And if you wanna connect with me, please follow me on my socials. And if you are a gamer, please support my Facebook gaming page and my YouTube gaming channel right there. And I will see you on my next video. Bye-bye!